Hello and welcome sa inyong lahat. Ang chemistry topic natin for today is electron configuration. Bago tayo magsimula, ia-assume ko na alam niyo na ang parts ng atoms, namely protons, neutrons, and electrons. Marunong na din dapat kayong gumamit at magbasa ng periodic table. Mas maganda kung may hawak na kayo ngayon. Pero kung wala pa, screenshot nyo na lang ang periodic table na to. Kung nakapag-screenshot na kayo, pwede na tayong magsimula. So para maintindihan nyo yung electron configuration, dadaanan muna natin yung mga topics na to. Bohr planetary model, electrons, orbitals, energy sublevels, at energy levels. Okay, ganito ang modelo ng atom na ginawa ni Niels Bohr. Tinawag niya itong planetary models kasi sa gitna, andun yung nucleus, sa labas, andun yung electron na umiikot sa nucleus. Kapareho to ng pag-ikot ng mga planeta sa araw. Kaya niya tinawag na planetary model. Sa panahon ngayon, alam natin na mali ang planetary model ni Niels Bohr. Mayroon ng mas tama at mas bagong model ngayon, tinatawag natin yung quantum mechanical model, pero ginagamit pa rin natin ang planetary model dahil mas madali itong intindihin, mas madaling ipakita kung nasaan ang protons, neutrons, at saka electrons. Mas madali din natin makikita kung saan sila umiikot kumpara sa mas bagong model na mahirap intindihin. May mga numbers ang energy levels natin. Mas malapit ang energy level sa nucleus, mas mababa ang number niya, at mas malayo, mas mataas naman ang number. So, nire-represent natin yung energy level sa letter N at saka number kung pang-ilan siya. For example, dito, yung planetary model, yung unang circle na pinakamalapit sa nucleus ay tinatawag nating energy level 1. O kaya pag college na kayo, hindi nyo natatawaging energy level 1 yan, or N1, ang tawag nyo na sa kanya is K. Susunod na level, N2, or letter L. Susunod na level, N3, or letter M. Susunod na level ay N4, or letter N. Siyempre, hindi ko na sinulad yung iba kasi marami yan. No? Pwede magkaroon pa ng level 5, 6, 7 yan, etc. Pero sa ngayon, para hindi maging komplikado, mag-focus lang muna tayo sa levels 1, 2, 3, and 4. Sa bawat energy level na yan, kaya nilang humawak ng certain number of electrons. Example, yung first energy level, ang kaya niya lang hawakan ay 2. Susunod, kaya niya 8. Sa pangatlo, kaya niya yung 18. Ganito yung example. Okay, so yung unang energy level, ang nakikita natin ay 2 electrons lang kasi yun lang ang kasya sa kanya. Pag dinagdagan mo pa ng isa, papasok na yun sa second energy level kasi hindi na kasya sa N1. Ngayon, pag naka-8 ka na sa second energy level, hindi na kasya, papasok na yung susunod na electron sa third energy level, so on and so forth. So, eto yung chart niya, no? Kung ilang electrons lang ang kasya kada energy level. Sa energy level 1 or N1, 2 electrons lang. Energy level 2, 8 electrons. Energy level 3, 18. And 32 sa fourth energy level. Siguro by this time napansin nyo na, no? Na habang tumataas yung energy levels, dumadami yung electrons na kasya sa kanya. Well, hindi nyo kailangan kabisaduhin dahil mayroon tayong formula para dyan. What if gusto nating malaman kung ilan ang laman ng energy level 5? So, gagamitin natin yung formula na 2n squared. Ang ibig sabihin ng n, ito yung energy level niya. So, kung aalamin natin kung ano ang o ilan ang electrons na kasya sa energy level 5, papalitan natin yung n ng 5 at i-square natin yan. So, para ma-square yan is 5 times 5, magkakaroon tayo ngayon ng sagot na 25. So, yung 25 na yun, imumultiply natin sa 2, ang sagot natin is 50 electrons. So, ibig sabihin, ang 5th energy level ay merong 50 electrons na pwedeng pagkasyahin sa kanya. So, ayun,
Madaming energy levels, hindi lang 4 o 5, pwedeng mga 5, 6, 7 o tumaas pa, depende sa dami ng electrons ng atoms, no? So, magfo-focus lang tayo dito sa first 4 para hindi tayo mahirapan tsaka magkasya sa computer screen natin. So, zoom in natin sa part na to. Yan. Nilagyan ko siya ng iba't ibang kulay para ma-differentiate natin yung energy level 1, 2, 3, and 4. Pero kung i-zoom in mo, makikita mo dyan na hindi pala isang linya o isang bilog lang ang laman ng mga energy levels. Madami pala siya. Kasi meron pa tayong tinatawag na sublevels. So sa N1, isang level lang siya, isa lang din yung sublevel niya. Sa N2, yung level niya, mayroon dalawang sublevel. Ay, ibig sabihin, may dalawa pang mini level sa loob ng level niya. Sa N3, may tatlong level siya na maliliit na hindi natin nakikita. N4, apat ang level niya. So, expected natin na sa N5, meron siyang 5 levels, no? So, tinatawag natin yang energy sublevels. Pero, may pangalan din ang energy sublevels. Yung unang level niya, tinatawag natin S. Pangalawang level, letter P. Pangatlo, letter D. Pangapat, letter F. So, ganito yan. Ang laman ng energy level 1, kung napansin nyo, is isang energy sublevel lang, di ba? Ito siya, oh. Nag-iisa lang yung sublevel niya. Sa level 2, meron siyang dalawang sublevel. Meron siyang letter S tsaka letter P. Ito yon, S and P. Sa level 3, meron siyang tatlong sublevels, S, P, at tsaka letter D. Ito sila, 1, 2, 3. And sa level 4, meron siyang apat na sublevels, S, P, D, at tsaka letter F. So, ito yung chart nila. Pero hindi pa sa sublevel matatagpuan ang electrons. Meron tayong level na mas malalim pa sa sublevel. Ang tawag natin dyan ay orbitals. Sa orbitals, dito nakalagay ang mga electrons. So, pwede siyang magkaroon ng isang electron o kaya dalawang electron. Yung mga electrons na yan, umiikot yan sa loob. Pag isa lang yun naman niya, iikot yan. Pero pag dalawa ang laman ng electrons, iikot sila sa magkaibang direksyon, no? Yung isa magiging clockwise ang pag-ikot, yung isa magiging counterclockwise. So opposite sila ng pag-ikot. So ayan, dalawang electrons kada orbital. Ngayon, ilang orbitals naman kada sublevel? So sabi dito, sa first sublevel, meron lang tayong isang orbital. At syempre, alam natin na dalawang electrons ang kasya sa isang orbital, kaya total of 2 electrons. Ito yan. Isang orbital, may dalawang electron sa loob. Then sa P sublevel naman, meron daw tatlong orbitals, meaning 6 na total electrons. Ito yan sa P sublevel, tatlong orbitals, dalawa kada isa, total of 6 electrons. And then sa D, meron tayong 5 orbitals and 10 electrons. Ito yan. Sa F, meron tayong 7 orbitals na may lamang 14 total electrons. Pero syempre, alam natin na bilog yung levels tsaka sublevels, hindi naman magkukumpulan yung electrons sa iisang lugar lang, no? So, mas maganda kung ganito yung itsura. Makikita natin na kalat talaga sila. Ito, kunwari yung F or F sublevel, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitals na may tigagalawang electrons, total of 14. At ito naman yung S sublevels na may isang orbital lang, total of 2 electrons. Baka naman nalilito na kayo, no? Kasi meron tayo dito ng number ng electrons na 2, 6, 10, 14. Pero kanina may pinag-usapan tayong 2, 8, 18, 32. Well, dito, pinapakita niya ang number ng electrons sa kada energy level. Samantalan dito, pinapakita niya yung number ng electrons sa kada orbital. So, tignan natin yung example dito. Sa unang energy level, meron lang isang sublevel na letter S. At ang letter S, may lamang isang orbital lang. At yung orbital na yun, may lamang dalawang electron lang. So, total niya sa energy level 1 is 2 maximum electrons. Samantalang sa energy level 2, meron tayong sublevel na S at saka P. So, ilan ang total orbitals niya? Meron tayong 1 sa S sublevel
at 3 sa p-sub level. At syempre, kada orbital meron 2 electrons, so mamultiply natin yan by 2, ang total niya is 8 maximum electrons. Sa level 3, meron tayong s, p at saka d, so meron tayong ilang electrons? 1 sa ilang orbitals pala? 1 sa letter s, 3 orbitals sa letter p, at 5 orbitals sa letter d. So total of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orbitals times 2 kasi 2 electrons kada isa, meron tayong 18 maximum electrons. Samantalang dito sa energy level 4, ilan yung kasya sa kanya, no? Ilan yung kasya diyan? May s, p, d and f tayo. So meron tayong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 orbitals. At 2 electrons ang kasya kada isa, so meron tayong total of 32 electrons. Kaya meron tayong 2, 8, 18, and 32 kada energy level. Okay, kung naiintindihan nyo na yan, pwede na tayong mag-move on sa next lesson natin, which is the electron configuration. Ngayon, makikita nyo dito yung electron configuration. Meron tayong mga arrows, no? Yan yung magiging guide natin kung sino yung mauuna at sino yung susunod. For example, meron tayo ditong 1s, no? Yung arrow papunta pababa. Pagdating mo sa dulo ng arrow, magsisimula ka ulit sa susunod na arrow. Ibig sabihin, ang kasunod niya is 2s. And then, pagdating mo ulit sa dulo, magsisimula ka ulit sa umpisa, 2p, then 3s, and then umpisa ulit, 3p, 4s, so on and so forth, no? So para kang naglalagay ng beads sa sinulid. So ito yung sinulid kunwari, no? Yan yung susundan natin kung sino yung mauuna at sino yung mga susunod. Parang ganito. Hindi ka pwedeng maglagay ng beads sa itaas kung hindi mo pa napupuno yung nasa ilalim. So kailangan mong gawin, lalagyan mo muna lahat ng beads sa ilalim bago mo mapuno yung nasa itaas. Ganon din ang electron configuration. Mauuna ka sa 1s, pababa. Baliktad lang siya. No? Dito ka sa 1s, mauuna. Ang susunod mo sa 2s, susunod 2p, 3s, 3p, 4s. Ano nga bang ibig sabihin ng 1s, 2s, 2p, 3s na yan? Well, kung babalikan natin yung model kanina, no? Makikita natin yung 1s, 2s, 2p, 3s na yan dito sa baba. Yun yung pangalan ng energy sublevel niya. So sa energy level 1, meron lang tayong 1s. Energy level 2, may 2s at saka 2p tayo. And then sa 3, 3s, 3p, 3d. So ibig sabihin ng 1 is energy level 1. Ibig sabihin ng 2, energy level 2. 3, energy level 3. At ganun din sa 4, so on and so forth. Pero ganito. Hindi porket sunod-sunod dyan, 1, 2, 3, 4, is mauuna yung 1, sunod 2, sunod p. No, hindi. Ang susundin natin is yung nasa itaas. Ito, meron tayong chart. Binibigay sa atin yan pag nag-e-exam tayo o minsan pag isusulat niya sa index card para may mabasa tayo pag nagsasagot tayo ng electron configuration. Dahil ito ang susundin natin, hindi yung nasa baba. Kasi tignan nyo ha, pag sinunod nyo yung arrangement sa baba, magkakamali kayo. Kasi iba ang pattern niya sa itaas. So, mauuna is 1s, sunod 2s, okay, predictable. 2p, yes, sunod-sunod sila. 3s, next is 3p. Pero tignan nyo, anong susunod sa 3p? Expected natin na ang susunod dapat is 3d. Pero ang sumunod sa kanya is 4s. No? So, kung ginawa mo sunod-sunod yung nasa baba, magkakamali ka kagad. So, ang tama is yung 4s. And then, susunod sa 4s, ayan, 3p, 4s. Ang susunod sa kanila is, saka ka palang pupunta sa 3d. Kasi ito yung linya eh. Pag natapos mo yung linya dito, yung arrow na yan, saka ka magsisimula sa kabilang arrow. And ang umpisa ng kabilang arrow is 3d. Kaya mauuna ang 4s bago ang 3d. And then, saka ka lilipat sa 4p. So, tandaan nyo, susundin natin tong chart na to. Kailangan may kopya kayo niyan. Okay, kung naiintindihan niyo na lahat 'yon, pwede na tayong mag-electron configuration.
So, simulan natin sa lithium. Lithium, meron siyang atomic number 3. Kung titignan niyo yung periodic table, ito yung periodic number niya. Sunod-sunod sila, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. So, ang ibig sabihin ng number 3 o nung atomic number niya is yung number ng protons niya. Take for example yung carbon. Ang atomic number ng carbon is 6. Ibig sabihin, ang number ng protons niya is 6. Pero napansin nyo, pareho din ang number ng electrons niya at saka neutrons. Pare-pareho silang 6. So, protons ang nire-represent ng atomic number dahil hindi nagbabago ang protons. Kapag naging 7 ang protons ng carbon, hindi na yan carbon. Ang tawag na dyan is nitrogen. Kasi 7 ang protons ng nitrogen. Pag naman nabawasan yun, hindi na siya carbon. Boron na siya kasi 5 ang protons ng boron. Pero, tignan nyo, kapareho niya lang yung electrons at saka neutrons. Pero hindi natin yan ginagawang basis basta-basta kasi minsan nag-iiba ang number ng electrons at saka ng neutrons, no? Minsan yung neutrons nababawasan ng isa, ang electrons naman meron tayong tinatawag na ions, no? Pag sinabing ions, ito yung sobrang electrons. Minsan makikita nyo carbon ion merong 7 electrons, minsan meron siyang 5. So hindi nagiging stable yung dami ng electrons. Ang stable sa kanya is yung dami ng protons. Pag carbon, palaging 6 protons yan. Pero, minsan lang naman mangyari yung mag-iba yung number ng electrons, no? Madalas, kung ano yung number ng protons, kung ano yung atomic number niya, yun din ang dami ng electrons. Madalas, okay? Hindi palagi, pero majority of the time, kung ilan ang protons niya, ganun din karami ang electrons. Okay, simulan na natin. Lithium, ia-assume natin na meron siyang 3 electrons. So, saan natin dito ilalagay yung mga electrons, no? According dito sa chart natin, magsisimula tayo sa 1s. Ito yon, 1s. So, ano ba yung laman ng 1s? Meron na siyang isang orbital. At alam natin na 2 electrons lang ang kasya sa isang orbital. So, punuin na natin yan. Ito yon, no? Ngayon, may laman na siyang electrons. And isusulat natin dito sa papel natin yung 1s. Ibig sabihin, yun yung sublevel kung saan nakalagay yung electron. So, paano naman natin isusulat yung electron? Maglalagay tayo ng arrow. Arrow up, tsaka arrow down. Ang nirepresent ng arrow down is yung isang electron. Arrow up yung isa ding electron. Kasi ganito, no? Ginagamit natin yan as symbol. Kasi diba, yung isang electron umiikot ng clockwise, yung isa naman umiikot ng counterclockwise. Kaya gagamitan natin to ng arrow, up and down arrow, para mag-symbolize na magkaiba yung ikot nila. So, ang magiging sagot natin dito is ito, sa umpisa, 1s. So, meron na tayong 2 electrons. Kulang pa yun, diba? Kasi 3 electron ang kailangan ng lithium. Pero since puno na natin yung 1s, pupunta na tayo sa susunod. Tignan natin dito sa chart kung ano yung susunod. Sabi, ang lalagyan natin next is 2s. So, isusulat na natin yung 2s dito dahil dito tayo maglalagay sa sublevel na 2s. So, ang 2s, meron siyang isang orbital pero 3 electrons lang ang kailangan natin kaya isang electron na lang ilalagay natin dyan. Meron na kasi tayo 2 sa una. So, total of 3 electrons. 1, 2, and 3. So, eto na ngayon yung electron configuration natin. 1s, 2s. Pero pag sinulat nyo yun sa papel, hindi nyo gagamitin yung arrow method. Gagamit kayo ng letters and numbers. Naka-superscript lang. Example, 1s, and then ilan ba yung electrons ng 1s? Eto siya. Meron siyang 2 electrons sa 1s, kaya isusulat natin siya bilang 1s2. And then dito sa 2s, meron siyang isang electron lang, dito isang electron lang yan, kaya isusulat natin siya na 2s1. So, ayan na yung sagot natin, meron na tayong electron configuration ng lithium. Meron tayong 2 electron sa 1s, isang electron sa 2s, total of 3 electrons. Madali lang, di ba? Okay, next example is boron. Meron siyang atomic number 5, so a-assume natin na meron siyang 5 electrons. So, since nagawa na natin yung 1, 2, and 3 sa lithium,
ilagay na lang natin yung configuration dito at ipagpatuloy natin. So, meron na tayong tatlong electrons dito. Dadagdagan pa natin siya, no? Kailangan makakuha tayo ng lima. So, next is, maglagay pa tayo dito ng isang electron. Since may space pa naman siya eh. So, sa 2s, maglagay pa tayo ng isa. Ito na yun ngayon. Arrow down and puno na ngayon yung 2s. So, may total na tayo na 4 na electron. Kulang pa tayo ng isa para makumpleto natin yung 5 electrons ng boron. Sabi dito, since puno na yung 1s, 2s, ano na yung susunod? Well, dito na tayo sa 2p. Ito yon. Ngayon, kung titignan nyo dito, may tatlong linya. Diba kanina sa 1s, isang linya lang, 2s, isang linya lang din. Bakit dito tatlo yung linya? Well, ang dahilan dyan is, meron kasi siyang tatlong orbitals. Kung titignan nyo dito, ang nire-represent kasi ng linya na yan is yung orbital niya. So, dalawang electron kada orbital. And dito, since tatlo yung orbital niya, maglalagay din tayo ng tatlong linya. Yan yung lalagyan natin ngayon ng electrons. So, ito na siya. Yan. So, ilang electrons na meron tayo? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Kumpleto na natin yung boron. So, maglalagay tayo sa papel ng 1s. 1s2 dahil may dalawa tayong electrons dito sa 1s, 2s2 dahil may dalawang electrons sa 2s, at 2p1 dahil isa lang yung electron sa 2p. Gets nyo? Okay, so next example is carbon. Meron siyang atomic number 6, so 6 din ang electrons niya. Pero para hindi na tayo mahirapan, ipagpatuloy na lang natin yung boron kasi yung boron is 5, no? So, isa na lang ang idadagdag natin para mabuo natin yung carbon. Ang question ngayon is, saan natin ilalagay? So, dito, ito yung 2p. Hindi pa naman puno yung 2p. May space pa siya, no? Pwede pa tayong maglagay ng 5 electrons dyan. So, saan natin ngayon ilalagay yung arrow at saka yung electron dito? Well, kung ganito ang sagot nyo, mali kayo. No? Kasi, meron tayong rule na hindi ka pwedeng maglagay ng 2 electron sa isang orbital nang hindi mo nilalagyan ng tig-iisa lahat ng empty spaces. So, let's just say ayaw ng mga electrons na meron silang katabi, maliban na lang kung puno na lahat ng orbitals. So, ang tamang sagot dyan is ganito. Bago mo lagyan ng 2 electron ang isang orbital, lalagyan mo muna sila ng tig-iisa. So, ganito yung magiging itsura ng arrow sa 2p. Sa unang orbital, isang up arrow, wala munang down arrow kasi dediretso kagad tayo sa pangalawang orbital, dun tayo maglalagay ng second electron. So, ang magiging electron configuration niya is ito, 1s2 dahil may dalawa siyang electron, sa 2s, 2 electron din, kaya 2s2, sa 2p, 2 electron din, kaya 2p2. Ito ngayon yung sagot natin, electron configuration ng carbon. 1s2, 2s2, 2p2, total of 6 electrons. So kung gagawa natin ng electron configuration yung susunod na element, which is nitrogen, na may 7 electrons, alam na natin kung ano ang susunod. Dito natin ilalagay yan sa pangatlong orbital, yung susunod na electron, para maging 3. So tig-iisa na sila. Meron ng tig-iisang electrons yung orbitals natin dito. By the way, ito yung sagot niya, no? 1s2, 2s2, 2p3, dahil 3 yung electrons ng 2p. Sa susunod niyan, sa oxygen, pwede na tayong maglagay ng second electron dun sa first orbital niya. So, pwede na tayong maglagay dito ng down arrow. Kaya ang sagot niyan is 1s2, 2s2, 2p4, kasi 4 na yung electron sa 2p. 1, 2, 3, and 4. Okay, pagkatapos ng oxygen, doon na tayo sa number 9, fluorine. Meron siyang 9 electrons, so dadagdagan na natin ang isa. And dito, pag nagdagdag tayo, sa pangalawang orbital na natin ilalagay para maging 2 yung laman niyang electron. So dito, pwede na rin tayo maglagay ng down arrow sa second line niya. Ito yung second orbital at ang electron configuration niya is 1s, 2s, 2, 2p5. Okay, next is neon. No? Neon, 10. So, expected natin na puno na yan. Ito na yung susunod na lalagyan natin eh.
So, puno na lahat ng orbitals niya. Ang electron configuration niya is 1s2, 2s2, 2p6. Pero ito yung tatandaan nyo. Importante yung 8 electrons. No? Malalaman nyo yan sa mga ibang lesson na pag naka 8 valence electron ka, nagiging stable yung atom. Ibig sabihin, ayaw na niyang madagdagan, ayaw niya na din mabawasan yung mga electrons niya. So, ang tawag sa mga elements na stable, na ayaw nang madagdagan o ayaw nang mabawasan ng atoms, tinatawag natin siyang noble gas. Ito yung mga noble gas. Pero exemption dyan ang helium. Okay? Malalaman nyo yan next time kung bakit exemption ang helium. Pero lahat yan kinoconsider natin na noble gas. So, mapapansin nyo sa lahat ng noble gas, nagtatapos siya sa P6. Regardless, pwedeng 2P6, pwedeng 3P6, pwedeng 4P6, 5P6, basta ang katapusan niya lagi is P6. So, example, etong electron configuration ng helium, neon, argon, krypton, at xenon, tsaka radon. Ulitin ko, exemption ng helium dito kasi special element ang helium. So, neon, tignan nyo kung saan siya nagtatapos, 2P6. Ang argon, nagtatapos siya sa 3P6. Ang krypton, 4P6. Okay? Ang xenon, 5P6. At ang radon, 6P6. Lahat sila may P6 sa huli. At this point, napapansin natin na humahaba na yung electron configuration natin, ano? At medyo nakakatamad na siya isulat. So, paano ba natin paiikliin yun? Kasi so far, gumagamit tayo ng tinatawag na longhand method. Ito yun. Pag sinabing longhand method, sinusulat natin lahat ng configuration mula sa 1s hanggang sa pinakahuli. Sa example, dito sa radon, sinulat natin mula 1s hanggang 6p6. No? So, nakakatamad naman yun. So, may paraan ba para paikliin? So, ituturo ko sa inyo ngayon yung tinatawag nating shorthand method. Gumagamit tayo dito ng noble gas para mapaikli yung configuration. So, dito, para magawa natin yung shorthand method ng sodium, hahanapin ngayon natin yung noble gas na pinakamalapit sa sodium. Mas maliit dapat. Ha? Mas maliit na noble gas sa pinakamalapit sa sodium. So, tingnan natin. Pwede ba yung argon? Hindi pwede kasi mas mataas yung argon eh. Ang argon is 18, ang sodium is 11. So, titingin tayo ng mas mababang noble gas. Ito, nakikita natin yung neon. Ang atomic number ng neon or ang electron ng neon is 10 lang. So, mas mababa siya sa sodium. Pwede natin gamitin yung neon para hindi na tayo magsusulat ng sobrang habang configuration. So, anong gagawin natin ngayon sa neon pag napili natin siya? Well, i-compare muna natin side by side yung electron configuration nila. Ito yung sa sodium, ito naman yung sa neon. Pag pinagtabi natin sila, mapapansin nyo na pareho lang sila. Ang difference lang nila is yung electron na number 11. Kasi 10 electrons lang ang neon, 11 electrons ang sodium. Bale, yung first 3 electron configuration ng sodium ay siya rin mismong neon. So, pwede na lang nating i-shortcut yan. Gawin na lang nating symbol ng neon ang ilalagay natin sa taas. Tanggalin na natin tong 1s2, 2s2, 2p6. Wala na yan kasi yan yung neon eh. Isulat na lang natin dyan ay yung symbol ng neon. So, ang electron configuration natin ngayon is symbol ng neon, Ne, 3s1. So, 11 electrons ba yan? Yes, kasi ang neon ay may 10 electrons. Ang 3s1 na kasunod dapat ng neon ay may isang electron, total of 11. So, ang tawag natin sa ganyang configuration is shorthand method. Yung ginawa natin ng una is longhand method. So, wag natin pahirapan ang sarili natin kasi habang dumadami ang electrons, padami din ang padami ang isusulat natin, kaya gumagamit tayo ng noble gas para paikliin na lang yung electron configuration natin. Next, sasagutan nyo yung electron configuration ng iodine. Longhand method ang gagamitin nyo. So, i-post nyo yung video, subukan nyo munang gumawa, and then pag tapos na kayo, i-resume nyo yung video, tignan natin kung magkapareho tayo ng sagot. Okay, kung tapos na kayo, ito yung sagot ko.
Kung pareho tayo, very good. Kung hindi, hanapin nyo kung saan kayo nagkamali. So, meron siyang total na 53 electrons. Pag inad mo lahat ng yan, magkakaroon ka ng total na 53. So, paano natin paiikliin to or gagawing shorthand method? Tignan natin sa periodic table kung nasan yung iodine at ano naman yung mas mababang noble gas kaysa sa kanya. So, ito yon, krypton, atomic number 36. So, ito yung longhand method. Tignan natin kung nasaan dyan yung krypton. So, may 36 electrons ang krypton. So, magbilang tayo mula sa umpisa hanggang sa makabuo tayo ng 36, no? So, 2 plus 2 equals 4 plus 6 is 10, 12, 18, 28, 30 plus 6 is 36. So, nakabuo na tayo ng 36 electrons. Ibig sabihin, pagdating natin dito sa 4P6, ayan na yung electron configuration ng krypton. Anyway, sinabi ko kanina na ang noble gas ay palaging nagtatapos sa P6 except sa helium. So, ito yung sa krypton at ito naman buo ay yung iodine. May 53 electrons. So, tatanggalin lang natin yung krypton hanggang sa matira is yung nasa dulo ng iodine. So, gawin natin, i-convert natin to, tatanggalin natin yung part na krypton, and then gagawin na lang natin siyang symbol, and ikakabit natin siya dun sa matitira sa iodine. So, eto ngayon yung shorthand configuration ng iodine. Ilan yung electrons niyan? 53. Meron tayong 36 plus 10 plus 2 plus 5 equals 53 electrons. Hanggang dyan lang yung lesson natin. Next part is activity na. Kung hindi nyo na-gets, pwede nyo ulitin yung video. Kung hindi pa rin, pwede kayong magtanong sa comment section. So, dito sa activity, papakita ko sa inyo yung tanong and ipopost nyo yung video. Habang nakapost, subukan yung sagutan on your own and then i-play nyo pag may answer na kayo and tignan nyo yung answer nyo kung tama sa ipapakita kong sagot. And papakita ko rin yung method kung paano ko nakuha yung sagot na binigay ko. So, number one, write down the longhand and shorthand electron configuration of gallium. I-post nyo muna yung video bago ko ipakita yung tamang paraan kung paano makuha yung correct answer. Okay, kung may sagot na kayo, ito yung answer, no? So, first, hanapin muna natin sa periodic table yung gallium. So, ito siya at nakikita ko ngayon na meron siyang atomic number 31 na ibig sabihin, meron din siyang 31 electrons. And ilalabas ko tong chart na to para maging guide ko sa paggawa ng electron configuration. Ngayon, ang tamang sagot sa electron configuration niya, longhand method is ito. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. Ito yung mga electrons niya na total number of 31. Ayan. So ngayon, paano natin paiikliin yan? Titingin tayo sa noble gas. Ano bang noble gas ang gagamitin natin? Ano ba yung noble gas na mas mababa sa gallium? Ito yung argon. So pipiliin natin yung argon para paikliin yung electron configuration ng gallium. So ito yung sa gallium and then hanapin natin dito yung argon, ito yon. 2, 4, 10, 12, 18. So pag natotal nyo yung 18 number of electrons na kapareho ng total ng argon, ito yung tatanggalin natin. Madali lang malaman yan kasi hahanapin nyo lang siya sa P6. So burahin na natin to at palitan natin ang symbol ng argon. So ayan na yung shorthand method ng gallium. AR, symbol ng argon, 3d10, 4s2, 4p1. Next question, identify this element. So tignan nyo lang yung electron configuration na to at hanapin nyo kung anong element yung electron configuration na yan. Napakadali lang na sagot dyan. Hindi nyo kailangan magpakahirap, titingin lang kayo sa periodic table. Pause the video.
Okay, kung may sagot na kayo, i-reveal ko yung tamang sagot. Ito yun, no? Titignan nyo lang yung electrons niya, no? Ilan ba ang total number of electrons niya? So, pag in-add up nyo yan lahat, ang magiging sagot nyo is 82. 82 electrons. So, simple lang gagawin nyo, hahanapin nyo lang yung electrons, yung atomic number 82 sa periodic table. At ito yun, lead. So, yan na ang sagot sa number 2. Lead, dahil meron siyang 82 atomic number. Last question. Identify this element. Pause the video and resume nyo pag may sagot na kayo. Kung may answer na kayo, bibigay ko na yung tamang sagot. No? Madali lang din to. Xe6s2. So, hanapin natin sa periodic table yung Xe. Alam natin na noble gas siya, kaya makikita natin siya sa sulok. Ang Xe ay nandito, sa gitna ng krypton at ng radon. And by the way, halos lahat ng noble gas except sa helium, nagtatapos yan sa On. Neon, argon, krypton, xenon, radon. So, ganun lang kasimple, no? Nakita natin yung atomic number ng xenon, 54. So, isusulat lang natin dito yung 54. And yung 6s, ilan ba ang electron ng 6s? 2 lang, di ba? So, ibig sabihin, 54 plus 2 is 56. Balik tayo sa periodic table. Ano ba yung may atomic number 56? Nasaan dito yung 56? Okay, eto siya. Barium. Meron siyang 56 electrons dahil may 56 din siya. Ang atomic number niya is 56. Okay, hanggang doon na lang po yung lesson natin. Maraming salamat sa pakikinig. And medyo mahaba kasi, no? So, huwag kayong mahiyang i-share yung video sa mga classmates nyo o estudyante nyo para hindi naman sila mahirapan sa topic na to. Hindi ko lang alam kung kailan ulit ako makakapag-upload. More than 1 year na since yung last upload ko, no? Pero sana magtuloy-tuloy ito. Sana maasikaso ko pa rin itong channel kahit medyo busy na ako ngayon. So, yun lang. Maraming salamat and God bless.